Yun. So, bagong week, tapos na ang ano, bakasyon. Tapos na yung mahabang bakasyon natin, Lenten season, tapos na rin. So, nagbabalik tayo dito sa WXC Plus and of course, 3 p.m. Matinong usapan. At ako, kasama nyo dito si Kals at may special guest ako rito. Yes. Ayan, which is yung TNC Ambassadress, Miss Leia B. Hi, guys! Mag-ano tayo, usap tayo ng matino ngayon. Matino. So, ayan na nga mga sir, mga ma'am. So, may mga ilang topics tayo dito ngayon. May mga, syempre mama, interview. Interview natin si ano, si Miss Levy. Huwag kayo mag-alala. Yeah. Okay, chill lang kayo dyan. Magkaroon tayo ng time. Fan service. Actually, maganda yung topic natin for today. Gawa yes. ng ano, maraming events or pangyayari noong past couple of days or past week. Holy Week nga, bukod doon, syempre may... Yeah. May ginawa ka ba ng Holy Week? Ayun, nag-cast. Nag-cast. Ako din, nanood ako ng cast nyo. Sa ano lang, sa bahay. Ay, nasa Wombo, bahay. Timbahay. Kaway sa mga naging timbahay dyan ng Holy Week, mabuhay tayong lahat. Yung mga nagbakasyon sa probinsya, hindi namin kayo kailangan. Balik na kayo. Parang hindi traffic, nakita diba? Ko maraming meme doon, parang sinasabi nila, ano, kaya walang traffic daw kasi lahat ng tao wala sa Manila. Manila. Kaya sabi nga nung bago magtapos yung Holy Week, dyan na lang kayo, hindi namin kayo kailangan. Kailangan, grabe. Ang hard nila doon sa mga tao, oh my God. Pero eto na nga tayo mga sir. First topic for today, ang ating pag-uusapan. Siyempre, walang iba. TNC nag-top sa Group A. I mean, sa bracket nila dun sa DAC. Mm-mm. 2018. Napanood ko yun, maghapon ako nanood. Pero yun na nga, no? Sino mo na mag-expect? Ako, masaya na ako na nag-qualify sila, na pasok sila. Nung before ng tie, ano, nung mga nagka-tabla-tabla sila doon sa mga standing nila for Group A. Kasi nung Group B pa lang, may idea ka na agad. Yung Virtus Pro, walang talo. Oo, diba? Grabe sila, no? Sus, Mario, Joseph. La Ramses. So, tuloy-tuloy yung panalo doon ng VP o Virtus Pro. 7-0, buong ano, buong DAC group stage. Samantalang yung TNC naman, nag-end yung standing nila ng 3-3, 4-3. Tama ba? 4-3 yata. 4-3. Mm, tapos nag-tiebreaker. Doon sila nanalo ng 4-0. Grabe. Akala ko talaga, nung una kasi napanood ko yung laban nila, yung TNC versus Liquid eh. Ano nga eh? Naano ko, sabi ko, oh my God, kaya pa ba nila? Pero syempre, dasal lang tayo with lights on, kaya... Kinaya yan. Kaya ang kaya. Natawa talaga ako dun sa sinabi. Kasi nung isang araw, nag-uusap kami ni Leia. Sabi ni Leia, kaya pa ba nila yung kuya? Sabi ko... Oh, nag-chat ako sa kanya. Natanong ko kasi yung schedule lagi ng ano TNC sa kanya. Tapos anyway, yun nga sabi sa akin ni Leia. Sabi ko sa kanya pala before that. Sabi ko, kaya yan. Tapos dinugtungan niya, sige, kaya yan. Basta dasal lang tayo with lights on. Ano yan? Dash Alma Moreno. Oo. Pero eto na nga doon natapos. Pero kung makikita natin, meron ba tayong ano, visual for ano, sa group ng ano, bracket for TNC, meron ba tayo dyan? Direct? Take it away, TD. Saka lang nga, wait lang natin. Pero yun nga, kasi kahapon nag-announce na ako kasi masaya na ako dahil pasok na for sure yung TNC for the main event o yung playoffs nga. Pero kung sakasakali, nasa ano lang sila, breakout matches wherein best of three, aso matatalo doon, tanggal. Oo. Tapos yung ano, yung top 2 per bracket yung sa Group A, ang iba yung nag-top doon. Dahil si DP ko nga, andali ah. Sa Group A, ang nag-top is? Kaya lang guys ah. Ibibigay namin sa inyo yung info. Meron ako nyan eh. Before yung mga kaganapan. Nung bata ka ba, isa ka bang Boy Scout? Oo naman. Ako ba ba? Laging handa. Tito talaga. Siyempre, dapat lagi tayong handa. Anong sabi? Kay Glenn, sabi niya, spam one kung umiiyak na si Alo. Nandito si Alo, di ba? Mag-uusap. Guys, mamaya yan. Juicing usapan yan. Juicing usapan doon sa binet ni Alo. Well, buong araw yun. Buong ano, buong qualifiers for ano, DAC. Alo ba, maghapon. Sobrang inggit ako sa kanya na napagawa ako ng account sa Lootbet pero hindi ako natuloy. Napagawa ka rin ng ano, ng Lootbet. Napagawa ako ng Lootbet account pero hindi ko tinuloy. Okay na sana yung run nila Alo nung ano eh, nung group stage eh. Pero nabaw, biglang naglaho na parang bula. Malungkot na malungkot si Alo. Ewan ko kung anong nangyari. Pero pinipm ko, sinisigurado ko na wala siyang ginawang masama eh. Hindi guys, seryoso, pinipm ko si Alo. Simula nung pag-alis ko, kaya halos di rin ako nakatulog, iniisip ko rin si Alo. Anong sabi nila? Pizza party to... From pizza party to fita party, right? Oo. Oh. Ano nga tawag ko sa kanila? From bet lords to bet lords. Steady goal tabs. So, ito nga direct. Ipasok na natin yung standings natin dito. Ayan. Ayan. Check natin. Pero ayan yung ano. Ayan yung kinalabasan ng bracket ngayon. Pero before that, dapat sana ang nasa top yung Optic or Liquid. Pero yun nga, nagtabla-tabla sila kahapon. So, nangyari,
meron nadagdagan ng extra games. Dapat yung off ko kahapon eh. Di ba nakakagulat nag tiebreaker? Oo, no? Nagulat talaga ako kasi wala talaga akong pasok kahapon. Pero nung huling kinas nila Alo, yung isang game, basta may last game yun eh, parang sinabi nila Alo na, Carbs, kailangan namin tulong. May extra 10 games tayo. Grabe, 10 games. Kinaya, nakailang games kayo kas kahapon? Ang dami. Sobrang dami. Ang mas maraming kinas, si, ano, si Bayabas at si Alo. Si Kuya Nick din, nag-cast din. And sobrang tawang-tawa ako pag, syempre TNC, di ba? Parang may curse to si Kuya Nick. Kuya Nick, yun nga yung sinasabi nila. Parang swerte si Coach BYB, no? Sobrang swerte. Di ako ba nayari Coach BYB? Nanood lang ako ng game nila kahapon, ng cast nila kahapon. Pero, yun nga. Sabi ko nga sa kanila nung pinapupunta nila ako. Sabi ko, teka lang, nasa ano, nakapag-commit ako kasi may lakad yung family namin. Nanood kami ng movie. Pinanood namin yung... Ready Player One. Before dalawang movie pinanood namin eh. Yung ano, Pacific Rim. Maganda. Nung hapon. Hindi ako nag-enjoy eh. Ayaw mas ko, maganda yung Ready Player One. Oo, pero before yeah, that... I recommended that to you, diba? Sabi ko nga nung una, mas gusto ko yung Pacific Rim. Pero nangyari kasi... Nung nag-start na, well, nasa mga bandang 20, hindi ko na nagustuhan. So, panay ako tingin sa cellphone, titignan ko yung update sa matches ng TNC. Uh-oh. Ayun, puro, ayun naman, good thing naman nanalo. Yeah. Kaya hindi na ako gano'n nag-focus sa movie, nakatingin lang ako sa phone. Medyo nasita na nga ako, actually. Hindi medyo talagang nasita na ako. Ayun, pasok ko nga direct yung ano, graphics natin for Group A. Eto. Ayan, so first to fifth place tiebreaker. Mm-hmm. So, eto yung nangyari. Yeah. Lahat yan, tinalo ng TNC sa Group A. Grabe. Doon ako na-overwhelmed nung tinalo nila yung Liquid at Newbie. Mahirap talaga. First game ba nila? Hindi, ano, Newbie yata yung first game ng TNC. Tama ba ako, mga sir? Optic. Sa tiebreaker. Optic. Ah, Optic. Optic, kasi tinalo ka agad. Maghapon eh. Sabi ko, tumatawa mo, parang otak doon sila, mapalakpak ako eh. Pero, anyway, yun na nga lang. Nanalo na agad yung TNC. Sinweep nila yung tiebreaker. Tama, dapat ano sila, ano yun? Yung sa first matches, sa breakout matches, dapat dun sila, pero napakaganda nung ano, napakaganda pa yung sitwasyon for TNC after manalo nila, na-sweep nila yung tiebreaker. So, instantly, top one sila sa bracket nila. Yeah. So, pero naniniwala ka ba na kaya lang sila nanalo dahil momentum nila yun? Well, pwede rin. I saw a lot of comments about that. Last game nila, tama ba? Kasi, una, di ba? Nanalo nga sila, tama? Yeah, tas tuloy-tuloy from the tiebreaker. Sabi ng iba, momentum lang kaya nanalo. Pero tingin mo ba, kaya ng TNC to? Kaya to ng TNC. Siyempre, TNC tayo. Tingnan mo ah, sa susunod na bracket nila, mga kalaban nila is either Team Secret o Vici Gaming. Knowing, Team Secret or Vici Gaming. Matagal, hindi ko maalala, hindi ako 100% sure kung nanalo na ba yung... pero sure ako, itong lineup ng TNC, hindi pa nakakaharap yung Secret. Solid, grabe yung Armel, no? Sobrang galing. Sobrang galing. Noong una, binaba siya. Ngayon, dami niyang kampon. Galing. Grabe, ang galing. Kung napanood yung Armel English, kung napanood nyo rin yung English stream, guys, na-mention na nga nung isang caster doon, si friend natin, si Korean Barbecue, KBBQ. KBBQ. So, cute naman ang pangalan niya. Sabi niya, ano, Armel is turning one of the best mid laners daw. Wow, so, right is now. He going to be the new Abed? Yeah. Really? Pero, so, ipantapat na tayo kay Abed. Pero syempre, iba pa rin ang Abed. Pero, yeah. marami. Iba pa rin si Abed God eh, no? Mas marami pa rin kasing, ano eh, opinion yung iba about kay Abed. Mm. Marami din mga sinasabing iba tungkol kay Armel. Pero, let's be thankful na lang na... Marami tayong talented players sa Philippines. So, Filipino pride. Pinoy pride, kapa. Kapa. Pero, eto na nga mga sir, mga ma'am. So, kung mananaling team, I mean, ang hintay nila rito, either VG Gaming or Team Secret. So, naniniwala naman ako, I mean, every tournament naman, lahat ng teams may pag-asa o may chance naman manalo against sa ibang teams. So, titignan na lang natin, susubaybayan natin yung performance nila. Tama ba ako? April 4? April 4 ang start. Tapos yung ano, yung playoffs, yung after nung breakout event, I mean, yung breakout matches. April 5 pa. Ngayon nga alam ko. Teka, double check ko lang guys. Bigay ko double sa inyo stats. Double check natin yan. Habang nag-check ka dyan, mabasahin ko muna yung chat nila para maging masaya naman tayong lahat. Hi kay Gino, Wawai, 25 Trojan, kay Burn, kay JB Joaquin, kay Ken Clear, bukas April 4. April 4 bukas? Oo, oh, April 4 na. Oh, sweldo na pala. Ay! 2 pa lang ngayon! Sorry, April 3. April 4 kahapon eh. 2, 3. Oh, tama. Following day pa yung 4. Yeah. Pero may DC nga, yung breakout matches is April 3. So, lahat yun ng breakout matches natin doon gaganapin. Tomorrow, okay?
Ang first matchup actually, tayo, bigay ko rin sa inyo yung actual na mga maglalaban-laban. Siyempre, bigay din natin yung oras. Pero hindi ko sure sa time. Pero I heard, sobrang tagal daw ng DAC ngayon. Hindi ganito katagal yung DAC. Yeah. Sa tagal kong nanonood ng mga tournaments, hindi ganito katagal. Halos more than 1 week siya eh. Halos 2 weeks na rin. What do you think is the factor? Bakit ang tagal? Because of the bracketing? Group stage. Bukod sa group stage na yun, best of one, nagkaroon pa ng tiebreaker. Yeah. And which is good ah. Ang ganda nun for the group A. Sobrang ganda nung laban. Batak na sila sa mga laro. So yun na nga mga sir, mga ma'am. No? So bali nga nga, first game, first match ay magaganap ng 10 a.m. Aga. Ang aga? 10 a.m. siya sa April 3. Which is, anong laban, anong team sa maglalaban? Ang nakalagay dito is EG versus Newbie. So kung sino man nanalo dyan, makakatapat nila yung LGD na naghihintay kasi sila yung top 2 sa Group A. Is LGD SEA team? Or Chinese. Chinese, okay. Chinese. So, yung next matchup naman sa susunod na game, 1300, sa so, alauna to. Kasi guys, ha, best of three na to. Sa main event, best of three. Yung upper bracket games, upper lahat. Bracketing. Lahat yan, best of three. So, next matchup is gonna be Team Liquid versus VGJ Thunder. So, ayan, ulitin ko ha. Ano rin yun, April 3, alauna, yung EG versus Newbie, 10 a.m. Susunod na match is 1 p.m. Then, ito, maganda rin to. Optic versus Invictus Gaming. So, ito magaganap na. Diba sila yung second champion ng TI, Invictus Gaming? Ano, dito or lang. I, sa ano lang yata sa DAC. Ah, DAC. Mm. Okay. My bad. Diba lang yan. Teka lang. So, kung sino man nanalo dito, harapin yung Mineski. Mineski. Oh. Laksan Mineski din ngayon. So, sobra. Laks pa rin yung Mineski. Nag-top pa rin sila knowing na tinalo nila yung ano, yung VP. When? Tama ba? Walang talo ang VP this. Ay, hindi. Iba pala yung natalo nila sa bracketing nila. Okay. Mm. Tapos ito yung pinakainabangan na lahat kung sino man nanalo. Secret tsaka VG. Yun ang makakatapat ng TNC sa best of three. Oo. Yes. Sa ano pa yun? April 4. So lahat ng playoffs, upper bracket matches, gaganapin ng April 4. Same time pa rin. Mula first game 10 a.m. Susunod, alauna pa rin. Then yung susunod is 4 p.m. Then yung last game, gabi. alas 7 nga to. 1900 nakalagay dito sa calendar. So I'm a little bit confused kung sinong matalo dito sa best of 3 mapupunta sa lower bracket, right? Mm-mm. Dito okay. Sa playoffs natin. So, ayan, hindi po ito single elimination, may pag-asa pa pag nasa upper bracket ka. Mm. So kailangan mo muna makatawid dito sa breakout matches. So pag nasa lower bracket ka, hindi ka pwedeng matalo. Hindi naman. Pag nandoon ka sa lower bracket, pag natalo ka pa uli, nung makakaharap mo galing din sa taas, laglag ka na. So may eliminate ka na sa tournament. Okay. Parang sa puso niya lang. Mahirap. Masakit kaya. Yun. Ayaw ko nang magano. Tsaka huwag kayo mag-alala guys. Ha? Lahat ng schedule matches, ipopost natin niya sa WomboX Combo. Same goes for my page din. Nagpo-post din naman ako doon pag sinisipag yung anak ko. Kasi hindi ko pa siya binabayaran eh. Kaya, nakakatawa no? Very supportive yung mga anak hindi, mo. Hindi supportive yun. Kailangan lang talaga ng pera nun. Bayad. May saldo. Walang ba- kasi bakasyon eh. Kaya, summer. Ay nako. Kaya ako napilitan gumawa ng bracket kaya hindi ganoon maganda yung ano, yung graphics. Iba alam ko maglaro lang. Maglaro ng feelings. So eto dapat ang feelings di pinaglalaruan. No comment. Eto, tapos na yung topic na, I mean, first topic, meron pa tayong susunod na topic. Eto, nakakatuwa rito topic na to eh. Pasok mo nga direct yung next topic natin. Sir. Classic. Pete. Uy, shoutout sa mga, again, shoutout sa inyo lahat dyan. Ha. Pasensya, hindi ako gano'n nakakita sa, ano, sa Twitch chat. Quick question for Kuko. Sentry words o observer words? Words na may damage. Hindi, ano yan? Words na may damage. Death word yung gagamitin ni Kuko. Will TNC defeat VP? Ewan ko. Dasal lang, guys. Mahirap na sagutin yan. Dasal lang, guys, with lights on. Pero syempre, lahat ng matches nila, no, kung nakalandaan yung mga casters prediction, lahat yun, puro TNC ano, prediction ko doon. Wala akong ano, ibang pinredict. Lahat yung pinusuhan ko for TNC. Si Sir Mike lang talaga yung hindi nagti-TNC, no? Shoutout mo nga si Mike. Sira ulo yan. Hi, Sir Mike! Kamusta ka na? Yan. So ito, pasok na natin yung second topic natin. Taka lang, direct. Wait lang, direct. Wait, waity.
So, ito yung topic natin, second topic natin. Tignan nyo naman, wala pa rito. Kung maalala nyo yung matches natin. Shoutout nga pala! Shoutout nga pala dun sa nanalo ng ano, baliktad, natalo pala. ng 500 USD. Nanalo. Tumataginting. Nanalo nga ba talaga o natalo? Ay, nako. Pero, ewan ko. Ngayon ulitin natin ha. Ito yung tweet ni PPD. Ang sabi niya rin sa tweet, choosing IG will start the tournament. Kumbaga, pinili nila dun yung ano, yung IG sa match nila sa breakout matches. Mm-hmm. Kasi daw sisimulan daw nila yung tournament dahil tatalunin daw nila yung defending champs. Sino ba ang defending champs? IG nung nakaraang DAC. Yung sinabi ko kanina. Last year, 2017 na ano na DAC. Ayos ko, grabe, napaka ballsy nitong tweet na to. May mga reply din dito pero hindi ko na in-include. Hindi na natin isinama. Pero ano masasabi mo ganyan? Magti-tweet ka ng ganyan. Napakakaki ba? Oh. Ibig sabihin kasi confident siya. So, hindi ka nayayabangan or so whatsoever? Hindi naman. Parang ano lang. Fair, kasi kapag may tiwala ka, confident ka na kaya mo eh, di ba? So, parang ganun lang yun. Okay, so... Pero grabe, napakakaki na itong tweet na ito. Parang may gusto siya parating sa mga chat. Choosing IG will start the tournament by eliminating the defending champs in front of their home crowd. Pero take note ah, itong optake doon sa bracket nila sa group A, sila yung top talaga. Nagtabla-tabla lang talaga kaya. Yeah, una nga optake eh. Sabi ko, I never had an idea about optake gaming. Tapos natalo nila yung TNC dun sa mga early matches. So, sabi ko, ala, hindi ko alam na malakas pala ito, ganyan-ganyan. So, kinakabahan na ako. That's why nung tiebreaker, sabi ko, sobrang saya nung nanalo sila, 4-0 sweep pa. Naalala ko rin kasi, nagulat ako nung nag-tweet din si Kuko, nag-post din sa FB na ano yun? Hindi raw April Fools, top 8 daw ang TNC. Oo. Napaganda pa raw yung mga tiebreaker matches. So, natuwa na rin ako. Wala na ako pakialam sa Pacific Rim. Tinuloy ko na. Parang ginawa nila sa secret daw, another European team. Wow, big word. Tito Carls, napasama na ba nanalo TNC versus LGD considering the matchups? Hindi, kaya. Okay lang. Kasi kung tatanungin nyo guys, mas maganda na nakuha nung TNC yung top spot sa group nila. Meaning nun, malayo sila sa VP. Lahat ng mga kasi, ako kung tatanungin nyo, kung isa ako sa mga players or team na naglalaro sa tournament, lahat yan, syempre, they're trying to avoid VP. Na, alam nyo nun. Which is pretty scary naman talaga eh, di ba? Kung ano ginagawa nyo, saan yung pick nila. Ang, from what I watched talaga, nanonood kasi ako so I can learn. Talagang they have combo heroes eh. They have sets. They have, kunyari, ito yung katapat nila. They already have prepared na ito yung gagamitin nilang hero against this team, this draft. Pero masasabi ko lang din sa kanila, parang hindi na nila pinakita yung talaga yung mga main strat nila. Oo. Parang they're reserving it for the internationals. Nilaro na lang nila eh. I mean, ibang yung pickings ng ng VP dun sa bracket nila, lalo na yung mga late matches nila. Parang wala sila pakialam pa sila. Parang they're trying to prove something. Na, well, kami malakas eh. Kami ang best. Kami yung the best talaga. Kami nasa top of the food chain. So, yun na nga. So, tandaan nyo, abangan nyo rin yung laban ng Optic versus IG. Maganda rin yan for tomorrow. Bukas yun lahat. Lahat ng breakout matches is gonna be happening tomorrow. Start nyan is 10 a.m. Second game, magaganap ng 1 p.m. Susunod, 4 p.m. Then yung last, 7 p.m. So, after ng, ano ba din yan? 3? Tama, 3 ba ngayon? Sorry, nalito ako sa date. 2. Tama, tomorrow is 3. Tapos yung playoff matches, 4 na April 4. Mm-mm. Manunod ka rin ba? Siyempre. Everyday ako nanonood, siyempre. Allowits lang. Mamaya mag-PPM. Basic lang. Magdadasal naman ako lang bukas. Dasal tayo with lights on. Yun lang talaga ang advice ko pag may laban ang TNC. Pero, yun na. Ayun na yung topic 2 natin. Tapos na yung first topic. Okay. So, hindi, interview na natin si Miss Leia B. Uy. Sapre, ganda ng ideo. Bakit parang mas gusto kong interviewin natin si Alo kaysa sa akin? Ay, no. Kaway ka lang dito, pare. Grabe, Lo. Wala ka po ngayon tulog, men. Hindi siya nakatulog sa sobrang sama ng loob. Malungkot si Alo. Malungkot. Pero, eto na nga, we would like to know more. Kasi yung iba, hindi alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam na si Miss Leia B na ang TNC ambassador. Yes, because ang launching ko pa talaga is April, this month. Pero I signed the contract March.
Okay. March 6. Support na rin, kaya ka rin ba pumunta nun sa Malaysia? That's why I went to Malaysia for the shooting of TNC Tigers. So and I went to their boot camp and I know all of the roster. So nakita mo sila, nakausap mo sila? Yeah, I have an interview with them last time. Share mo naman yung mga kunding na pag-usapan niyo doon sa TNC Tigers. Mainly ang talagang nag-tour sa akin is si 1437 and okay. He's very kind, very accommodating. And then I asked him about the future plans of TNC Tigers and then his careers and everything, but I cannot disclose any details about the team. So we respect that. Pero yeah. May isang tanong lang ako. Yung TNC Tigers, are they gonna be representing Malaysia? Yes. Okay. So, yun. Clear na, guys. So, yung TNC Tigers will be representing Malaysia. So, kung kayo magtataka, kung makikita nyo yung Tigers nakalagay, yung flag is Malaysia. Yeah, because there will be TNC Phoenix and TNC Tigers. So, but now, TNC Phoenix is parang affiliated with also Predator, right? Uh-huh. So, there's an sponsor nila yun. So, Predator din. So, ano ba to? Magkadikit yun ba itong dalawang team? Isa lang may mayari? Or separate team? O team B? Mga ganong stuff? Maybe you can call it team B. But same TNC kasi eh. So, parang two teams from TNC. So, parang ginawa ng TNC is they also have their international team. Parang ganun. Yeah. Parang, di ba dalawa yun yung parang LGD Forever Young and yung sa ano. I'm not sure ah. Pero parang may dalawang teams din na ganun eh. Okay. So, bukod doon, I mean, okay rin ba yung bootcamp nila? Siyempre, nalibot mo lahat. Oh my God, sobrang ganda ng bootcamp nila. Kasi I know the bootcamp of TNC Phoenix din sa Montgomery and din sa TNC. Ah, sa Montgomery sila. Yeah. And then sa TNC Tigers, it's like a big building, 4 floors. May elevator sa loob ng bootcamp nila. So, 4 floors, tas may elevator. Yeah, and then so big. Sobrang laki. Tas parang sa exclusive village sila nakatira. Then, na-mention mo rin kanina, di ba, partner nila or sponsor yung Predator din. Yes. So, lahat ng equipment nila, stuff nila is Predator. Okay. Ganda naman. Napakaganda ng boot. And just a little bit of a hint, magiging endorser din ako ng Predator. Wow. Yes. Grabe sir. We'll be having a shoot this April 11 to 13. I don't know what exact date, but yun. Payaman, ah. Routine pa yan. So, ayan. Basahin natin yung chat. Ano masasabi nyo dyan, mga sir, mga ma'am? Ayan. Ayan, shoutout. Dapat bumuo si Kuya Nick, TNC Betlones. PJ Kabahel, grabe ka. Grabe ka naman kay Kuya Nick. TNC Big. Sponsor si Kuya Nick. Well, you know. Payaman. Hi nga pala kay Glade. Ayan. Shoutout sa ating mga viewers. Yes. Lineup ng TNC Tigers. Kung ano naman yung nakita nyo dun sa post, yun din naman yun eh. But I never met, di ba, KYXY, Black. That 457, he's not around when I visited their bootcamp. Again guys, si 457, ano siya, Vietnamese, from Vietnam. Sa mga hindi nakakalam. So, it's still a mystery for everyone. And then, may ano kami, background na sa kanya. Yeah. Alam niyo ba guys kung bakit siya tinawag na 457? Kasi yun yung last 3 digits ng kanyang plate number sa kanyang sasakyan. Wow. Kaya siya tinawag na 457. Before, iba yung tawag sa kanya eh. Nalimutan ko, Dream Something. DHL, ewan, nalimutan ko. Pero yun nga, sabi sa akin ni 1437, until now, pinapanatili nila na mysterious yung pagkataon ni 457. Pero, kasi sa page ko, naalala ko nung pinost ko rin yung lineup. Lalo na, di ba, wala akong mukha ng 457. Mm. Parang question mark lang. May mga Vietnamese na gano'n, nag-comment sa post. Oh, yun nga. May nag-PM din sa akin, binigay lahat yung brief history. Pati nga yung YouTube highlights ng ano, ni 457. Binigay na nilang lahat yung info. Kaya yun. And, proud sila eh. Natutuwa din ako sa kanila kasi sila parang nung nalaman nila, uy, ano, may nagpo-promote ng player natin, ganyan. Oo naman, parang, kumbaga tayo, pag na-promote tayo sa ibang bansa, proud tayo. Ganun din siguro sila sa atin. Because esports scene sa Philippines is very saturated and very lakas. Oo nga. Pero, syempre diba, yung iba, may mga sinasabing hindi maganda. Lahat naman, we cannot please everybody. So, dapat maging happy na lang tayo dun sa mga positive na bagay. So, tama yung sinabi ni Ms. Leia. Sasabak ba sa ibang bansa ang TNC Amazon? Hindi ko rin alam. Wala akong kasagutan dyan. Secret! Hindi si In Your Dream yun, guys. Hindi si In Your Dream. Iba si In Your Dream, okay? Naglaro din yan before sa Fnatic before, pero iba siya. Malaysian siya. Si 457 is Vietnamese, okay? From Vietnam. Janon Lalim, pare. Shoutout sa'yo, tropa. Na-inlove na ata ako sa Yulea. Na-inlove ka na agad sa akin. Hindi mo pa nga ako nakikilala. Grabe naman. Dream mo, ano? Dream mo, say?
Sige, basahin mo lang yung Twitch. Shout out daw, Kuya Calv, kay Jano Lalim. Ah, si Jano Lalim. Suki natin yan dito. Can I invite them to watch my stream? Go lang. Oo nga pala guys, pag di kayo, wala kayong ginagawa, ah, nood kayo sa channel ko. Yun. Twitch.tv/TNCLeiaB. Araw-araw Arcana, guys. Araw-araw Arcana. Pero teka lang mga sir. Hi kay JB. Kay... Ayun yung mga kayo mga mas, ano eh, mga loyal moderators and viewers. Nangyari sa photo. Shout out sa... kay Arglass na from Olongapo. Kay Mateo Do, kay Rufetti, hello. Campines, ayan. Pero eto so, na nga mga guys, gusto ko lang kung ano, sabihin din ka, ayun yung prediction ko. Siyempre, unahan ko na sila. Unahan ko na yung mga kasama ko dun sa Wombo. Ang prediction ko rito, sa breakout matches for tomorrow, sa simulan uli natin, sa 10 a.m, ang unang game natin is EG versus Newbie. Ang prediction ko rito, alam ko Yamado rito yung Newbie, pero looking at their performance, medyo shaky talaga, nakabawi lang sila. Good thing nakabawi, bad start yan eh. From, 0-3 yan, nag-start. 0-3, munti ka na sila ma-0-4, pero nakabawi sila. Pero ang prediction ko pa rin dito is, mag-EG tayo dyan. EG. Ano ka, fan ka ng EG? Kasi si Kuya Nick, I heard. Then, hindi ako fan ng EG, pero gusto ko lang, gusto ko rin pumuso rito sa EG. Dahil, give chance to others naman, guys. Newbie, nasa taas yan eh. Top 4 sila. VP, Liquid, tapos Newbie, then yung isang team. Ay, Secret pala yung susunod. VP, Secret, Liquid, and Newbie. So, para sa akin, gusto ko rito EG. Para mabawi si Arthur. Para mainis lalo si Kuya Nick. Then, yung second match for bukas uli. Ano to? 1 p.m. Team Liquid versus VGJ Thunder. So, magandang laban din to. Pero, mabigat to for VGJ. Maganda rin yung performance dito ng Liquid. Pero, alam mo yung Rubik, di ba ni Hero? Si Miracle nag-Rubik mid eh. Unfortunately, natalo nga lang sila nung game nila against Optic. So, yun, kaya yun yung naging ano eh, yun yung naging sanhi ng tiebreaker sa group A. Hindi ko kasi pinapanood pag hindi TNC. Liquid VGJ. Liquid over VGJ, sabi ni Andres 007. Kailan laban ng TNC? April 4 po. Maga, no? 10. Late sila. Sila yung, sila yung 7 p.m. Ah, sila yung 7 p.m. Okay, pero... Game starts at 10 p.m., right? Mm, yep. Okay. Ano nga ito? Tandali, guys, ah. Cree22 meme is dead. $500 meme is the new one. Tapos, ano ba ba? May ibang league ba for female esports athletes? Ang Secret. Sa pagkakaalam ko lang po, Dota pa lang po, for now. Secret. May alam ako eh, pero hindi ako na. Ako din, hindi ko pwede sabihin. Hindi ko rin pwede sabihin. Pero, eto na nga. After ng Liquid versus VGJ Thunder, ano yung 1 p.m. yon? Susunod doon is 4 p.m. match, Optic versus IG. Ayoko sanang manalo Chinese, pero nainis ako kay PPD, so I'll go with Invictus Gaming. Pero mataas yung chances dito ng Optic to win. Okay. Medyo nakabawi yung itong IG. Then for Secret naman versus VG, mabigat to. I'm gonna go for Secret. Kung pagbabasihan lang natin stats. Pero ikaw, ano ba masasabi mo dito sa last game? Kasi crucial to for TNC. Nakakatakot eh, pero kung ako mapipiliin, mas gusto kong makalaban nila ang VG Gaming. VG, no? Mas gusto mo? Oo. Kung kukumpara. So, kailangan gumawa ng malaking medyo himala. Medyo scary kasi for me ang Secret. hindi medyo scary talaga. Pero tandaan nyo guys, ha? Lahat ng matatalo na team sa breakout matches, lahat yan, laglag na. Ano lang yun? Best of 3, single elimination mga sir. Again, single elimination. So, after nilang matalo dito sa breakout matches, laglag na sila. Pero yung mananalo, papasok doon sa main playoff, sa upper bracket, sila magsisimula round 1. That will happen on April 4. Same time yan, mga sir. Ah, so, ang breakout matches ay best of 3 din. Yep. Ang tagal pala nito. Sobra. Matagal tong DAC, ang kaya huwag kayong magmadali. Kasi yeah, best of 3 na to, kailangan ng mga teams magpahinga. Kasi, imagine kung aabot ng game 3 o 3 games yung per team doon, talagang medyo toxic yan. So, pero yung finals natin, ilan matches siya? Best of 5. Yappy. Ikaw, kapag tingin mo, TNC katapat niya is top tier 1 team, anong better? Best of 1 or best of 3? Siyempre, best of 1.
Really? Oh. For me, parang best of three para they'll have a chance if ever they, ano, matala hindi, sila. Mas matindi kasi kung bubulagayin mo yung kalaban mo sa best of one. Oh, sabagay, sobrang aggressive ng place nila ngayon, no? Grabe talaga yung Armel. So, ulitin ko guys ha, best of three yung breakout matches. Huwag kayong makulit guys ha, nakalagay ito, nandito may binabasa ako. Ayan o, best of three yung breakout matches tomorrow. Then yung upper bracket sa April 4, best of three din. Then ito na, Leia. Kung sino, kung sino matatalo dito sa upper bracket, round 1 na matches, malalaglag sila sa lower bracket. At best of 1 lang yun. Yun na yun. So, yun yan nakakatakot dun eh. So, once na malaglag ka sa lower bracket, lahat ng matches yun dun. One chance lang. One chance lang one talaga. Chance lang. So, mahirap yan. Risky yan. And mas mas marami kayong games na lalaruin. Ayan. Oo nga no. Pero kung matapos sila to dito, sa finals ng lower bracket, they'll be ascending to the waiting yung nandun sa winner's bracket. Yeah. Okay. Basta tandaan nyo guys, yung ano, yung round 1 na lower bracket and round 2, best of 1. Pero yung lower bracket na round 3, best of 3 na yan. So after ng round 3, lower bracket finals agad to, maghihintay dito yung sa lower bracket yung matatalo sa upper bracket finals, which is best of 3 din. Ang tagal. Sobrang haba ng competition na to. Ito may tanong dito. Boss Calbs, ngayon ba maglalaban si... Hindi, bukas nga. Bukas nga. Mas gusto ko yung... Sana mga nagtatanong kung sa performance ng TNC, napakaganda ng performance nila sobrang kahapon. Sobrang ganda. Solidong siluido. Usually kasi, di ba, pag nanonood ka, nasusubaybayan mo eh, nauna aggressive sila. And then kapag lumamang na sila, nagiging kampante sila, hindi sila nagpo-push, wala silang ginagawa. Tsaka kung alam nila alangan, hindi nila pinupwersa. Unlike ng mga ano... Ilang beses na rin kasi nalalason yung TNC sa Rosh Pit eh. Yun lang talaga yung medyo delicate talaga, eh. Doon sila nadadali. Pero makikita natin nung itong mga previous fights nila. Hi! Ayun, pare. Ito, pare. Ayun, basahin muna natin habang busy sila. Hi kay To Be The Best. Kay Alaking Fruit. Sige lang, busy pa sila. Magkwentuhan muna tayo dito para hindi tayo nabobored. Kamusta naman, Paolo? Alam mo bang kapangalan mo yung ex Paolo? Ko? Ha? Hindi ako yun. Ikaw yung adjunct. Hello? Oh, kamusta? Sorry, may galing mo meeting. Ay, okay lang. Malayo pa. Oh, malayo ba ako? Hindi, si Carl. Hindi, okay lang. Ikaw lang. Hindi. Eh, kita naman ako dyan. Kamusta, ano na natin? Ano pinag-usapan niya? Wala, pinaliwanag ko lang sa kanila mga consequences pa rin sa bracketing. Ah, sa breakout? Oo. Breakout, okay. Di ba? Best of three, talo, laglag. Tapos manalo, pasok sa upper bracket. Upper alam mo, naninibago ako ng konti. Bakit? Mabango yung ano, naamoy ko sa MU. Usually, ito kasi kasama ko eh. So, mabango ako? Naninibago ako. Hindi talaga tayo. Hindi, ano lang ako. Dumaan lang ako sa ano, dumaan lang ako dahil may meeting pa ako. Pero, papaalala ko lang, pagkatapos itong show na to, magbabalik yung film room. Yung? Magbabalik yung film room. At actually, nandito na yung guest natin. Sino kasama mo dun? Teka, ayun. Katokin mo nga. Yung guest sa film room, pare? Pasok? Pakipasok yung guest sa film room? Ay, di. Pumasok na rin. Ikaw? Magay ka na rin. Ayun na. Siyempre! Eto, ang kasama natin mamaya. Hindi si Alo, ha? Hindi si Alo. Si Coach! Eto, ang kasama BYB. Natin mamaya. BYB! Andyan na! Coach Bayabas. Ayan. So, mamaya, pagkatapos itong show na to, mag-break lang sandali. Tapos, sasabak na agad. Sasabak na. Isasalang natin yan si Coach. Oo, sasalang natin agad. Oo. May nagtanong. Sige, sandali na lang. Ano sabi? Yung 1v1, alam ko sa 5 ba yan eh. 504. Ay, may tanong. Ariel? Si Ariel. Ah, nakita ni Calbs isang araw. Sino yun? Ginulo niya lang. Sabi niya, uy, miss, pasok ka dito. Gagod talaga? Oo, ginulo niya lang eh. Oo. Pero makikita nila next week naman yun dito. Teka, natanong mo na ba si Ilya? Ah, hindi. Ito sa TNC. Yep. Ano story nun? Hindi ko alam story nun. Nang? TNC. Sige, kwenta mo kayo. Bakit TNC Leia B? Bakit TNC Leia B? Oo. Oh. Ano ba yung na kwento ko sa'yo nung nag-audition pa lang ako? Ah, parang. Ah, so, nag-start ako sa gaming talaga. Mm-mm. Bata pa, but yung career I started last December lang. Pero before gamer na ako, but I don't reveal it to anyone kasi parang wala namang may gustong makaalam. Ah, ito lang may gusto makaalam. Tapos start lang ako. Hindi, nag-uusap na kami yan. Oo, nag-uusap na kami before. Then I got addicted to Mobile Legends and then naging everyday ni-stream ko siya sa Facebook ko. Tapos ang daming nanonood. And then I found out
na gusto kong kunin ng isa pang mobile game, which is kalaban ng Mobile Legends, yung AOV. Yung AOV. And then Garena, and then I started to play LOL. Okay. And then, I think yun yung una natin yung napag-usapan dati. Sabi yeah, LOL. Nga, sabi mo nga dati, LOL talaga ako. And then, ayun, nung January, kinontak ako ng TNC, they're looking for an ambassadress daw. Pero marami daw silang hinahanap. I mean, marami silang na-meet na. And then, I was given the chance to audition. Yun yung nag-audition ako dito. Yung nandun sa ano? Yes, nag-audition ako nung yung TNC Cup. TNC Cup. Ako yun yung nag-host no. Nag-audition ako that time. And then, hindi pa ako nalo-launch eh. Pero this April ako ilalaunch. Hindi pa nalo-launch. Okay. O yun, saan kayo lo-launch? Dito. Secret. Hindi pa okay. No, secret. O yun, tabayanan nyo na lang yun. May launch pala si Maring Leia dito. Maring Leia. Pero meron ako ano, meron akong na-pick up dun sa sinabi mo sa story mo. Ano yun? Matagal lang kayo magkausap ni Calbs. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako nag-ano. Hindi ko talaga. Matagal na. Hindi ko talaga alam. Makakwentuhan ko lang. Mga kunyari, broken-hearted ako, Kuya Calbs, ganyan-ganyan. Okay. Alam na ng audience atin kung bakit ako nakaganon. Hindi na ako nagtataka. Pero ayun, may mga nagtatanong bakit daw lola. Pero anyway. Magbababay na muna ako. Yeah. Kailangan may gagawin pa kami. Pero pagbalik namin, ayun nga, film room alas 4. Coach BYB. Coach BYB. Yeah. Andyan na, sa labas na. Pag-uusapan na namin yung kailangan namin gagawin. So, bababay muna ako sa inyo. May nagtanong kanina, sinong tingin kong gustong kalaban ng TNC? Mas gusto ko kalaban ng Labichi. Ako din eh. Labichi din na. Labichi tayo. Dasal lang with lights on. Oo. Okay, guys, effective yung ginagawa ko yun. Oo. Inadvisan ko siya kahapon. From the first game ng TNC. Di nyo lang alam. Nung tanghali, sabi ko siya. Naghahanap kayo ng coach ng TNC. Hindi siya yun. Hindi ako pero yun. Naghahanap din sila. Yun lang. Pero anyway, sana pakitaan nila si Ori. Yun lang. Kailangan. Origad pala. Origad daw eh. Nabasa mo yun? Origad pala. Origad. Yun ang inaantay ko. Anyway, bye-bye. Mag-ano muna ako. Bye! Thank you, man. Gusto ko rin sana ano, i-open up yun yung sinabi nga. Origad daw, Origad. Yun yung mid laner ng ano ng VG. Pero VG. VG Gaming. VG Gaming. So, ito na. Medyo na. Segue tayo ng konti. Anong oras po ang film room? 4 PM. Matatapos na po tayo. So, rekta na po agad tayo sa film room. Actually, guys, ngayon, may mapasok lang kaming konti dito sa ano sa matinong usapan. Okay? Maganda rin to. So, direct. Gina ba tayo? Ayan. So, kung makikita nyo, family. Chat walaan nyo. Guys, i-chat nyo kung ano yung nakikita nyo ngayon sa screen. Yeah. I-chat nyo kung anong nakikita nyo dyan ngayon. Ano kaya ayan? Hindi ko din mahulaan. Tignan natin. Si Kuya Nick. Shoutout nga pala kay Kuya Nick. Kaya sa kay Boss Alon na nandito ngayon. So, eto na nga mga sir. May nakita na ako agad. 4x4 Savage map yan. Eto yung Operation Savage na gaganapin tomorrow. So, iba to dun sa main client ng PUBG. Okay? So, iba siya. Mamimigay tayo, actually. Ng PUBG. Mamimigay tayo ng, ano, ng early access na mga susi para malaro niyo yung game. Okay. Direk, ilan ba? So guys, meron tayong limang susi para dyan sa early access for the PUBG. You know? Grabe. Very galante. Hindi sa akin ito. Hindi sa akin galing yan. Hindi akin yan. So guys, hindi nyo kailangan magkaroon o hindi nyo kailangan maging owner ng PUBG na game. So, talaga? Hindi nila kailangan bumili ng 760 na PUBG. So bali ipapasok mo lang yung beta key sa Steam, then madadownload mo na kagad yung 4x4 na map. Okay, so beta testing tayo, mga sir. And itong mapa will be valid ba bukas 3? So, yeah, 3. April 3 hanggang April 5. So, ayan guys, mamimigay tayo. Ngayon tama ba, direct ngayon ba? Oh, ngayon. Oh, ngayon na. Ngayon tayo. So, paano makakuha ng ano, susi ng Savage map na beta? I mean early access key. Ayan. Ayan. Nice.
So, ganito lang gagawin natin kayo. Mag-spam lang kayo ng PUBG. One time lang, ah. One time lang. Huwag nyo ispam, eh. Huwag nyo ulit-ulitin. Okay, isang type lang, PUBG. And then, mamimili ng random winner, right? Yeah, 2 minutes. Wow, very lucky. 2 minutes. In 2 minutes, mamimili kami ng random winners. Ayan, type PUBG. Ayan, type nyo lang dyan, guys. PUBG. Okay. So, 2 minutes lang. Huwag, hindi nyo kailangan pa ulit-ulitin dahil magre-register ka agad yung pagka-type nyo lang ng PUBG. So, ganyan lang kadali. Actually, meron din nakari. Mga nag-all caps dyan na PUBG, hindi kayo mananalo. Guys, ano ha? Lowercase lang. Lowercase. Ulitin ko, lowercase lang yung PUBG. Okay? Lowercase lang ang PUBG. 2 minutes. Less than 2 minutes lang tayo, mga sir. Sasabihin ni Direk kung time's up na, mamimili na agad tayo ng 5 winners. Oo. Sobrang galante. Kaya, tito kita eh. Joke lang! Joke lang! Guys, hindi sa akin galing yan, okay? Okay, hindi. Galing sa guys, PUBG Club. Guys, alam nyo na, ako sino nga hanapin nyo namimigay ng PUBG, katabi ko. Hindi ako namimigay. Yung payaman. Basta guys, type nyo lang lowercase PUBG. Sira ulo ka, Eric, yari ka sa akin. Kanina ka pa nagtatype dyan, ha? Gamit mo pa yung ano, ha? Ano ba sinasabi? Kuya Nick WXC, ha? As yung kay Kuya Nick. Oo, kanina ka pa, men, ha? Pati si Kuya Nick sumasali. Eto. Oh, magtawag na daw kayo para makasali na. So, ayan guys. Pwede ba kami mag-iyan ng mga kaibigan to join? Ilang minuto pa tayo? Kanina 2 minutes eh. Less than 1 minute na lang. Yeah, tama maybe ba? 1 minute. Oh, meron lang tayo less than 1 minute. Last 1 minute! So, maganda to. Mahilig ka ba sa basketball? Ikaw, mahilig ka ba sa basketball? Sorry. I did not see that coming. Alam mo, ha? Ay, nako. So, ayan na nga. PUBG lang, mga sir. Mga ma'am. So, hintayin natin. Mamimili tayo 5 winners. Again, ang gagawin nyo lang, pag kayo napiling ano, winner, ipapasok nyo lang yung key o yung susi sa Steam. Then, once na ma-verify nyo yung key, automatic magda-download yan sa Steam, mga sir. Alam ni Kuya Calbs. Wala pa akong binabanggit sa kanya. Wala pa. Ano guys, huwag na magtaka. Ano, matagal na rin magkaibigan nito ni Leo. Oh, okay, so hindi na siya bago sa amin. Kasi sa Wombo. Okay. Skirts. So may napili na ba? 1 minute na? Time's up? Time's up na ba, mga sir? Direct? Pagbibigyan pa namin kayo kasi everybody deserves a second chance. Kaya mag-aantay tayo. Totoo ba? Hindi na!